Kumusta mga bread? Isa nga po sa mga pinakakilalang sports bike na nandito sa Pilipinas, wala iba kundi ang R series ni Yamaha. Kapag sinabi nga po nating sports bike, isa talaga ito sa choice ng mga tao. Bukod kasi sa ang gagwapo ng mga pormahan nila, quality din po yung makina nila. Unlike daw po sa ibang sports bike na made in China, mas nagtatagal daw ang buhay ng R series ni Yamaha. To the point na pwede mo pa siyang ipamana sa magiging apo mo. Ganun nga daw po katindi pag made in Japan yung motor. Pag made in China daw kasi, pakilo na lang sa junk shop, sabi nila. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napad ba dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, hindi na po natin may tatanggi na isa nga po ang R series ni Yamaha sa pinaka pinipili ng mga tao dito sa atin. Dahil nga po yun sa maraming kadahilanan. Una, matibay. Pangalawa, napakagwapo. Pangatlo, maraming pera mama nila. At marami pang iba. Pero kasi alam naman po natin na kapag sinabi mong sports bike, hindi talaga lahat ng tao makaka-afford nito. Dahil din po sa maraming kadahilanan. Una, napakamahal. Pangalawa, napakamahal pa rin. Pangatlo, kupal yung mga ahente. At marami pang iba. Kaya tuloy yung ibang tao, imbis gusto nila ng higher cc na sports bike, napupunta na lang sa small cc na sports bike. Papalitan na lang nila ng muffler na maingay para magtunog big bike. O diba? Hindi man ganun kabilis sa mga big bike, at least kasing ingay ng big bike. Mindset ba mindset? Pero kahit nga po, yung pinakamababang displacement ni Yamaha na R series na nandito sa Pilipinas, which is the R15, eh marami pa rin talaga ang hindi maka-afford. Kaya tuloy ang hirit nila. Sana maglabas naman si Yamaha ng R125 para kahit papano ma-afford naman namin. Yun nga po ang hiling ng mga hinay mga tao. Yamaha YZF R125 daw para sa kanila. Magpapabili daw sila kay mama. Pero ang hindi nga po nila alam, meron naman na talagang nag-i-exist na Yamaha YZF R125. Kaso lang, wala sa Pinas. Yes po, meron na pong Yamaha R125 na nandoon nga po sa European country. At kung titignan nga po natin yung itsura niya, mukha po siyang hindi 125cc. Wala po kasing pinagkaiba yung itsura niya sa ibang R series ni Yamaha. Para nga lang siyang pinapayat na Yamaha R1. Yes po, sapagkat ang Yamaha R125 nga po ay inspired or may DNA doon sa Yamaha R1. Kumbaga, ito yung mini R1 para doon sa mga beginner. Bago ka sumabak doon sa big bike, dito ka muna. Pero ang realidad nga po, kung wala kang budget or kung wala kang pera, dito ka talaga muna. Worst case scenario, kung wala talaga, wag na lang muna. Saklap, no? Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang poging Yamaha YZF R125 ni Yamaha na mayroong 124.7 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Siyempre meron din po itong VVA or variable valve actuation, naka-electronic fuel injected, at siyempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 12.2:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa mayroong 15 horsepower, 10,000 RPM, 11.5 Nm of torque at 8,000 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, ito daw po ay kahit tumakbo sa bilis ng 140 kilometers per hour. Pero kapag di na sa Pilipinas yan, aabot pa ng 160 kph yan. Siyempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang ganyang tangke ay kaya magkarga ng 11 liters fuel tank capacity na kumukonsumo na po ng 47 to 50 kilometers per liter. So kahit nga po sabihin natin na sports bike type siya, napakatipid pa rin niya sa gasolina. Kaya tamang-tama din talaga ang motor na ito para sa mga taong mahilig mag-long ride. Kaso lang magkakaroon ka rin ng osteoporosis. Ang sukod na kanyang gulong 180x70 sa harap at 140x70x70 naman sa likuran. Siyempre pares na po ito naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, parehas po itong may ABS. Yes po, itong R125 nga po ay naka-dual channel ABS. So para nga po sa isang 125cc na sports bike na naka-dual channel ABS, napakalupit na po nun. Pero syempre, hindi porkit naka-dual channel ABS ka, eh hindi ka na madidiscrash siya. Oo, maaaring nag-iingat ka,
pero hindi yung iba. Ang kanyang sea tide ay may taas sa 820mm at 160mm naman ang kanyang ground clearance. So kahit nga po 125cc lang siya, medyo may kataasan din po yung upuan niya. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 144kg. So para nga din po sa 125cc na sports bike, medyo may kabigatan din siya. Pero magaan naman yan kapag nakatakbo na. O nga pala, ang motor na ito ay equipped na rin ng assist and sleeper clutch. At naka 6-speed na din po ito. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka full digital. Sa ngayon, wala pa talagang balita kung may chance nga ba talagang ilabas ang motor na ito dito sa atin. Kasi kung titignan nyo pati yung mga katunggali niya, hindi rin nilabas yung mga 125cc nila dito sa Pilipinas. Yung Suzuki GSX-125, yung Kawasaki ng G125, wala din sa Pilipinas. Kumbaga, para lang talaga siya sa European country or sa European market. Kaya kung pangarap mo ang motor na ito, itigil mo na yung pangarap mo. Pero dito, ito na lang ang pangarapin mo. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng upside down fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil halata sa mukha mo na gusto mo pa ng isa, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng Stallion, at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng Stallion. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating ride horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng... Wala po siyang kargahan ng ride horse. So therefore, ang motor na ito ay hindi pala recommended. At ito na nga ang magwawaka sa pangarap mo. Sa pagpapresyo nga po ng R125 sa European market ay nagkakalaga ng 5,303 pounds. Na kung convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 394,000 pesos. O diba, sa sobrang mahal niya, napamura ka. Pero naman kasi, yan po ay presyo sa ibang bansa. Tsaka mahal din talaga yung motor doon sa kanila. Samantalang dito sa Pilipinas, mahal din. O anong pinagkaiba? Pares lang. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto mong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.